Magandang hapon din sa lahat ng ating mga suking tagapakinig at sa lahat po ng mga members ng KAPA Community Ministry International Incorporated. Magandang hapon at magandang hapon din sa mga OIC and mga leaders natin, mga pastors at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Magandang hapon and of course sa ating mga members and mga viewers no sa YouTube or Facebook. Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga overseas workers sa iba't ibang bansa na kung saan sila po'y nakatutok dito sa ating programa. And of course, mga kaibigan din natin, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta yung aking signal? Okay lang ba, Sir Bong? Loud and clear, Mariwa, klaro-klaro, 5x5 founder ano sa ang signal natin. Although medyo makulimlim ngayon dito sa ating location, parang uulan eh. Ah, okay. At yun na nga, no? So, welcome no sa ating programa ang tunay na kaligtasan na sumasahim papawid dahil ito sa ating tinatawag na mission and vision sa ating organization na walang ibang hangad kundi yung pagbigay ng tinatawag na kagandahang pangkabuhayan no sa lahat ng ating mga members dahil ito naman yung ng ating Panginoon na talagang mabigyan ng magandang buhay ang lahat ng mga tao dahil kung titingnan natin na noong una pa kaya doon sa Mateo 25 na tanggapin ninyo yung kaharian na pinapangako niya from the foundation of the world. So yung tinatawag na from foundation of the world meaning kung titingnan natin yung palang kaharian o yung pagka maging mayaman natin at magkaroon ng masaganang pamumuhay, makikita natin na hindi talaga purpose ng Panginoon na ang kanyang mga tao ay parang magdusa no, sa kahirapan. So, pag nakikita niya yung mga tao na nagdusa sa kahirapan, siya po'y malulungkot no, dahil sa sitwasyon ng mga yaon. Kaya, yung pinaka-focus ng Panginoon doon sa ating mababasa sa 4:18 ng Lucas, basahin muna natin 4 versikulo 18. No, basahin natin dito. Ito yung pinaka-focus ng Panginoon na kung saan sabi dito sa 18, suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nang aapi. So, ang purpose ng Panginoon yung mga taong mga dukha at yung mga naaapi no, ng mga tao ay kanyang bigyan ng kalayaan. So, ang Panginoon talagang makikita natin dito na hindi lubos na gusto ng Panginoon na mahirapan yung mga tao.
Dahil ang gusto ng Panginoon yung sinasabi sa Salmo na rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, no? Yung kagalakan na ating naranasan at yung kagandahan ng buhay, yung pinaka-purpose ng ating Panginoon. So ito, for generations, hindi ito nakita ng iba't ibang mga preacher, na yung gagawin mo sa isang membro o sa mga tao ay ahon, no, sa kahirapan. So ito yung focus ng ministry natin, dahil sinabi sa ibang mga tao na likas na daw sa atin ang paghihirap, dahil nung matao tayo sa mundong iniluwal tayo dito sa galing sa dito sa mundong ito at galing sa sinapupunan ng ating mga ina. Pag pagkaluwal mo doon, talagang iiyak ka daw, at yung sounds ng iyak mo ay oh hard, meaning sa interpretation nila na ang tao pag siya'y insinilang, kaakibat na sa kanya yung kahirapan. Yun yung mga interpretation ng kadalasan ng mga tao sa mundong ito. Na pag isinilang ka sa mundong ito, iba naman yung laking tuwa ng magulang mo. Iba naman yun. Iawit yun ni Freddy Aguilar. Anak. Pero yung nung isinilang ka sa mundong ito, sabi nila, kaakibat mo na raw yung kahirapan, dahil sa iyak pa lang, it sounds oh hard. Kaya yun yung mga interpretation nila, na kung saan wala na tayong ibang gagawin pa na magkaasinso tayo at ating maranasan yung kaayusan ng ating buhay, dahil likas na daw sa atin yung tinatawag na kahirapan. Kaya ang iba ay hindi na nagsisikap, yung iba ay nagbubulakbul na lang, yung iba ay hindi na lang naghahanap ng kaparaanan, dahil na-stuck sila doon sa idea na yun na tinatawag na oh hard. Matapos yung oh hard, ini-educate pa tayo ng ating mga nakakatanda o yung ating mga ina't ina, mga lula at mga kaninunuan pa, na sabi nila na mag-aral kang mabuti upang makamtan mo ang tagumpay. So sa mga mensaheng ito, parang wala nang ibang idea na aasinso tayo, dahil para sa kanila, yung hindi nag-aaral ay hindi talaga magtatagumpay. Pero kung tutuusin, yung mga nag-aaral ay siyang nagiging alipin habang buhay. Dahil yung mga nag-aaral ng education, nag-graduate ng education, habang buhay sila nagtuturo. No, habang buhay sila naggawa ng lesson plan. Habang buhay sila nagsusunog ng kilay doon sa pag-study nila, sa pag-aaral nila kung ano-ano pa yung ginagawa nila. So parang ganun, no, yung ating kultura, no, na wala nang ibang paraan kundi ang mag-aral. Kung makamtan mo yung tinatawag na pagkamayaman, no, at kung gusto mong makamtan yung parang masagana yung buhay mo, kailangan ka talaga mag-aral. Samantala, ang dami naman mga tao na hindi nag-aral umasinso sa kanilang buhay. Hindi ligid sa ating kaalaman na kadalasan, no, na mga tao na nakatikim ng pinakamataas na level of riches
dito sa mundong ito, i-out of school yun. Hindi nakapasa, hindi ang iba na sa klase, no? Na wala sa klase o na hindi nakapag-graduate, no? So, kadalasan, i-civil git, di ba? Kung titingnan natin, hindi nga siya nakagraduate ng college. Pero tingnan natin kung ano yung, siya yung pinakamayaman, umabot sa, yung isa pa din na hindi din nakagraduate ng college, way back 1975, na nagiging, nagiging pinakamayaman na tao sa mundo. So, hindi rin nakagraduate ng college. So, yung nagiging pina, sila pa yung, sila pa yung tinatawag na hindi nakapag-graduate, no, sa kanilang pag-aaral. So, ibig sabihin, hindi sukatan ang pag-asenso ng iyong pag-aaral, kundi ito'y isang gift from God. Kaya ito yung kaibahan ng kingdom doon sa mga religious organization, na itong kingdom na to based on talent. Based on talent. But yung iba sa education natin, sa world, sa sanglibutan na to, based on study. Based on education. Sa atin, based on talent. Kaya, sa pagkakaalam ko, kadalasan naging sikat na broadcaster, hindi mga mass communication graduate. No? Kung titingnan natin, no, titingnan na lang natin, yung mga sumisikat na mga tao, si Joe Tarok, di ba? Sumasakabilang buhay na, no? Pero hindi siya mass communication graduate. Oh, parang alam ko din si Noli Di Castro, sikat na sikat yan na announcer, pero hindi mass communication graduate. Graduate siya ng commerce. So, yung sumisikat pa ng mga tao patungkol doon sa media, hindi mga mass communication graduate. Oo. Kasi, kung titingnan natin, hindi sa kurso yung magiging basihan ng iyong successful career dahil ito ay based doon sa talent. Kaya, dito tayo nag-i-stack na parang wala na ibang paraan. So nag-stuck na tayo, ito na lang, at hindi na tayo naghahanap pa ng ibang paraan upang umasinso ang ating buhay. At hindi lang para sa atin, kundi sa lahat-lahat na. And that is generations past. Walang tao na nakaisip noon. At kung meron man, walang implementasyon. Kasi ang dami na kayang mga tao na nag-iisip na ang tayo ay maahon sa kahirapan. So, isa na sa mga nag-iisip dyan, iyong ating mga politiko. Bawat mahalal bilang presidente at bilang vice president, bilang senador, bilang gobernador, congressman at mayor at kapitan, kadalasan yung pinapangako niya, ako ay tumakbo at tatakbo at magpapahalal sa inyo. Kasi pag ako'y naging ganito, aahonin ko kayo sa kahirapan. Oh. So kadalasan ganun yung mga promise, no? Na maahon tayo sa kahirapan. Maahon. Kaya tayo bumuboto doon sa mayroong tinatawag na mabulaklak na mga salita, no? Dahil tayo'y maahon sa kahirapan. Ganito yung gagawin ko. Naka-powerpoint pa yan. Yan, pinakita. Kung papaano tayo makauusad at makaraos sa kahirapang ito. Ngunit, nung nanalo ang mga taong ito, no, ang mga nagiging pangulo, nung nanalo, walang kaibahan, no? Galing kay mag-start tayo doon kay Emilio Aguinaldo. Nandoon ang Ginaldo, nandoon si Osminia, nandoon si Magsaysay, nandoon na kay Marcos, matapos kang Marcos si Cory. 13 president yan at ika 14, 15, o mga 15 na. So, kung titingnan natin ilan ang mga presidente, ang lahat ng mga pangako nila,
ay yung maahon sa kahirapan ang mga Pilipino. So andoon. Yo, natandaan ko pa din yung kay yung plano ni Pangulong Gloria o Magapagal Arroyo kung papaano tayo makarao sa kahirapan dahil ano siya economist, no? So yung mga PowerPoint presentation napakaganda dahil ganito upang umunlad ang ating ekonomiya, nang umunlad yung ating ekonomiya, wala nang taong maghihirap. At wala nang taong mahirap dahil sa paglabo ng ating ekonomiya. Ngayon, paano ang ekonomiya natin ngayon hanggang sa kasalukuyan? Wala pa rin kaibahan. Patuloy na nagsitaasan yung mga presyo ng mga nagunang mga bilihin, no? So wala pa rin, patuloy na naghihirap sa makatuwid, at in short, patuloy na naghihirap yung tao. Ngayon, sabi ng Panginoon, suma sa akin ang espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Oh, ito yung pinaka-focus ng Panginoon, mabuting balita sa mga dukha. So naka-focus hindi sa mga mayayaman. Sabi niya, ito'y isang mabuting balita doon sa mga dukha. Kaya yung mga dukha na yun yung pinaka-purpose ng ating Panginoon na para sila ay maahon doon sa kanilang pagkadukha. Dahil doon sa kadukhaan at doon sa kahirapan, nandoon yung imbensyon ng mga klase-klaseng kasamaan. Yung mga klase-klaseng kasamaan na nandoon, makikita mo yan doon sa mga mahihirap na grupo. Dahil pag may asenso ka, wala naman talaga doon yung napaka kriminal na mga tao, no? May kriminal man doon pero medyo mga disente, no? Disente yung dating. Hindi gaya ng krimen na ginagawa talaga harap-harapan dito sa mababang kategori ng tinatawag na status of economy. So, kung titingnan natin doon sa mga dukha, ang ipangaral, ano yung ipangaral? Mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita, hindi lang yan nakafocus sa tinatawag na espiritual na balita, kundi pati na rin ang material na na balita. Pag itong dalawa kung magsama ang dalawang ito, yung balita espiritual, mabuting balita material, pag nagsama ang dalawang ito, ito yung tinatawag sa kabuuan na gospel. Ito yung mabuting balita para sa tao. Hindi mo man pwedeng sabihin ito'y magandang balita at mabuting balita, masama naman ang epekto. Diba? Sabi doon sa Proverbio 24, sabi niya, masama ang isang tao na magsabi sa isang mabuti na masama, at yung masama maging mabuti. So, it is a curse for a man kung sasabihin mo yun. Sa makatwid, ang gusto ng Panginoon na itong mabuting balita, mabuti talaga to. Hindi to magdadala ng masamang epekto. Kaya ganito yun. Pag nagsasabi ka na ang iyong mabuting balita ay nakafocus lamang doon sa espiritual, hindi pa rin yan kumpletong mabuting balita. Dahil kung titingnan natin, kung nakafocus ka doon sa espiritual at hindi mo binigyan ng pangkabuhayan, no? Pangkabuhayan yung mga membro mo, talagang hindi naman natin talaga pwedeng sabihin na maganda yung pananampalataya mo kung yung sitwasyon ng inyong buhay ay masama. Diba? Kadalasan kasi doon sa mga nagtitestimony na mga members ng iba't ibang relihiyon, sinasabi, napakabuti ng Panginoon dahil ako ay nagkaroon ng sasakyan. Napakabuti sa akin ang Panginoon dahil ako'y nagkakaroon ng sariling bahay. Di ba magiging mabuti ang Panginoon pag yung mga nabili mo, inabili mo sa pamagitan ng sarili mong kayod. So, pag ibig sabihin, napakagandang balita
kapag yun yung sa inyo. Pero yung mga walang bahay, hindi sila makapagsabi na kay buti-buti ng Panginoon para sa kanila. Para sa kanila, hindi mabuti ang Panginoon dahil wala silang bahay, wala silang makain, wala silang pera, wala silang sasakyan, so wala silang halos damit na mabili. So doon sa mga mahihirap na mga tao, bihira ka lang makakita na pinupuri ang Panginoon. Diba? Sa kanila, parang walang Panginoon sa kanila. Dahil doon sa kanilang sitwasyon sa kahirapan. Kaya kadalasan doon sa ating mga members na nagtitismuni, napakabuti ng Panginoon dahil noong una wala akong pagkain, ngayon binigyan ako ng sako-sako na mga palay na magiging pagkain ko sa araw-araw. Binigyan ako ng Panginoon ng magandang trabaho. O di ba? Kadalasan ginagamit yan, napakabuti ng Panginoon dahil hindi ko talaga inaasahan dumating sa akin yung isang sasakyan na binigay sa akin ng aking kaibigan. So, kadalasan yung mga expression na yon, makikita natin na pinupuri lamang nila ang Panginoon sa panahon na meron silang natanggap na biyaya sa Panginoon. Pero doon sa mga taong mga dukha, no? Doon sa mga taong mga dukha, bihira lang ang makapagsabi na kay buti-buti sa Panginoon. Dahil papaano ka magsasabi na kay buti-buti ng Panginoon ni wala kang makain? Paano mo sasabihin ng Panginoon na kay buti-buti mo, Panginoon, na wala kang matirahan? Itong tunay na mabuti yung Panginoon, dapat binigyan ako ng tirahan at binigyan ako ng pagkain. Yun yung Panginoon. Di ba kadalasan? Kaya pag naka-spiritual focus ka lang, talagang malaking problema yun at hindi pa yun tinatawag na mabuting balita. At suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat at uy pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ng aapi. Upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Nangaapi. So, yung mga naaapi, yun yung mabigyan ng kalayaan at yung mga bihag ay mabigyan ng kaligtasan. So, ito yung pinaka-focus ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon na, come unto me, then I will give you rest. So, yun yung mga mensahe ng Panginoon na kung ating tingnan, hindi mensahe ng Panginoon na pumunta ka sa akin upang maghirap ka. Pumunta ka sa akin upang iiyak ka sa mga problema mo. Hindi. Ang sabi ng ating Panginoon, na puntahan mo ako, punta ka sa akin, then I will give you rest. Sama ka to. Ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo nandito na mga tao, nung isinilang tayo. Kaya ang Panginoon ay galit na galit doon sa aborsyon eh. Dahil, pagsilang ng isang tao, sa isang tao pa lang meron siyang purpose. Tayong lahat na isinilang sa mundong ito, ang Panginoon ay may purpose sa atin. Ngayon, pag ipa-abort mo yan, nawala yung purpose ng Panginoon sa isang bata na yan. Kaya galit ang Panginoon tong abortion, hindi niya gusto. No? Hindi siya gusto kung titingnan natin, ayaw niya. No? Ayaw niya yung ayaw niya yung mga nagtatahula na mga aso na napakaingay. Ako. So, ayaw niyang maghirap, no? Maghirap yung mga tao. Ayaw niyang maghirap yung mga tao. Kaya sa panahong ito, four generations, nakikita yan, no? Nakikita yan natin na mayroong mga nagplano pero hindi naging successful dahil walang epekto. Ngayon, sa pamagitan ng isang appointment, no, na parang pinahiran tayo, anointed, no? Parang pinahiran tayo ng Panginoon ng langis upang maipangaral ko
sa lahat ng mga dukha na kayo ay hindi na maghirap. Oh. So anong nangyari ngayon? Sa ating ministry, wala na talagang naghirap. Ngayon lang, sa panahong ito, eh medyo nakaranas tayo ng kahirapan. So, bakit? Dahil nga tayo ay pinahinto sa ating ministry. Kaya, sa panahong ito, ito ang dapat nating gawin. No? Ang dapat nating gawin ay kailangan tayong magkaisa. Kailangan lahat ng mga members ay magkaisa tayo dito sa signature campaign na to upang ipakita natin, hilingin natin sa ating Pangulo. So ipanawagan na lang din natin yung ating mga members na hindi pa naka signature. Wala silang leader eh dito kasi sa Mindanao. Mm-hmm. Medyo naubusan na tayo ng mga leader, mm-hmm, no? Eh wala na talagang tatayo bilang leader dahil takot, no? Kayo sa atin naman mga miyembro, sana naman maunawaan natin yung ating sitwasyon ngayon. Mm-hmm. Kailangan natin maunawaan ang sitwasyon ngayon na dapat tayo ay magkakaisa dahil anong mapapala natin doon sa hindi natin pagkakaisa. Sabi ng Mateo 12:25. Basahin muna natin yung Mateo 12 versikulo 25. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa 25, sabi niya, at pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kaharian nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Tatawag lang ako mamaya ha kasi meron talagang may disturbo. Babalik lang ako, okay lang, Bong? Okay. No, okay. Balik agad ako. Isa, no? Kung baga sabi ng Panginoon na yung isang bahay na nagkabahabahagi, eh, hindi yan mananatili. At yung isang kingdom, kaharian o organization na nagkabahabahagi, hindi yan magtatagumpay. No? Yun yung sinabi ng Panginoon. So, wala talaga, no? Wala talagang, ito hindi magtatagumpay at ito ay mawawasak. No? Talagang wala tayong lakas kung tayo mismo dito sa KAPA ay naghiwa-hiwalay at nag-aaway-away between members and leaders, mga OIC. So sana naman mga members maunawaan nyo lahat ng mga leaders, lahat ng mga OIC na hindi naman talaga yung nadaanan namin hindi rin masarap. No, gaya ninyo, naghihirap tayong lahat, no, dito sa ating sitwasyon ngayon. Kasi ito na nga, no, wala naman tayong ginawang masama at hindi talaga nakakasama sa pananaw, sa sarili kong pananaw at sa iba rin na tumatanaw nito. Talagang walang bagkus, ito'y nagbibigay liwanag, no, doon sa lahat ng mga tao na nahirapan doon sa kadiliman. Kaya itong purpose at mensahe ng ating Panginoong Hesus na kung saan siya ay nakafocus, alam mo, Sir Bong, bawat henerasyon, bawat panahon, may itatalaga ang Panginoon na isang leader. Halimbawa, ang pinaka-leader noong una si Adan. Kasunod kay Adan is si Noe, no? Si Noe doon siya sa arka, siya ang nagli-lead doon. Matapos kang Noe, nandoon si Moses. Nung matapos kang Moses, nandoon si Caleb at si doon pa kay Abraham, doon pa kay Joseph. So,
ang dami, no, sa bawat panahon meron talagang itatalaga ang Panginoon na mag-lead, no, doon sa kanyang mga tupa. So sa panahon naman ng Panginoong Jesus before he came, andoon si John the Baptist, no, nung dumating ang Panginoon, nandoon na ang Panginoon, nung nawala na ang Panginoon, doon naman sa mga apostoles. At nung pagkamatay na ng mga apostoles, yung pag-sprout ng gospel, nandoon pa rin yun sa linya. Kung basihan natin yung religious history, unang-una, nandoon doon kung papaano na ibalik muli yung freedom of religion, ang daming namamatay. O, unang-una, nandoon si Peter Waldo. O, si Peter Waldo, ang kanyang mga kasama, dahil noong una sinunog na lahat ng mga Biblia. Hindi ka na makakita ng Bible na buo pa. Sinunog lahat. Yung mga kasamahan ni Peter Waldo, through the leadership of Peter Waldo, ang ginawa nila, they rewrite the words of God. No, sinulat nila doon sa wilderness, kaya tinatawag sila na Waldinians, kasi from the word Peter Waldo, Waldinians. So pagkatapos ni Peter Waldo, nandoon si John Hus, no? Na ang mensahe naman doon ni John Hus is yung obedience from the Ten Commandments. Matapos kang John Hus, nandoon na naman si yung Anabaptist, nandoon si Martin Luther, nandoon na naman si William Miller, at saka doon sa lahat-lahat na ng mga ano. So yun yung pinanggalingan na pagsikat ng liwanag doon sa katotohanan. So bawat panahon, no, wala na din po tayong oras, no, na pakinggan ko na yung tugtog ng ating puso. Alam mo na kaagad, ano? Oo. So, sige na lang, no? If we hold on together na lang, mga members, I know that our dreams will never die. So magkakaisa tayo, dahil sabi ng Panginoon, no, mga members, na yung organisasyon na nagkabahabahagi ay siyang mawawasak. So hindi natin gustuhin na tayo'y mawawasak, bagkus tayo'y magkakaisa upang tayo'y mabuo. So lahat ng mga members, sana naman imaunawaan natin yung ating sitwasyon ngayon. At pagpatuloy natin yung ating signature campaign na ating hiling sa ating Pangulo na maibalik yung ating ministry. So sa panahon ito, wala na din tayong oras na magpatuloy pa. At ako naman ang inyong founder ng KAPA Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolinario. Palagi pong nagsasabi na if God is with us, so can be against us. Maraming salamat sa iyong pakikinig at magandang hapon sa ating lahat. Kapag-founder, Pastor.